Hi guys, magpapalit ako ng AC outlet, ng worn out na AC outlet. Kasi to, itong mga ano na to, outlet na to, medyo maluwag na pag sinaksakan. So kailangan na sigurong palitan. Yan, ipapalit ko guys, ito, outlet, Akari. Ito ipapalit ko guys, outlet, nabili ko sa Ace Hardware 149.75 Akari, yung kanyang brand. Yung tatluhan yung butas niya. Yan o. Yung mga bagong outlet ganito na guys. Yan o. Ini-insert na lang yung ano dito, yung wire. Luluwagan dito yung screw, insert yung wire dito. Tapos ano na lang iipitin. Yun yung mga bagong outlet ngayon eh. Okay, may i-add lang ako guys na ano, na cover. Bumili din ako nitong cover ng outlet. Ayan ah. Teka. Buksan ko lang. Yan guys, oh. Ito yung magpo-provide ako ng cover kasama sa outlet to, sabay na i-install siya. Tapos sa ano ba to? Walang nakalagay. So ano lang din to, mga 100 plus, mga 150 ganyan. Mas mahal lang ng konti to dun sa isang klase, isang brand. Kasi itong ano niya, itong likod niya ano, rubber to. So parang ano na rin to, yung water resist. Yung isa kasi, yung isang ganito, parang cardboard lang to eh. Ito yung ano niya rito, yung tapal niya rito sa sides. So yan guys, kanyang cover. Kasi yung outlet na yan guys, lalagyan ng plato ko kasi dito eh. Tapos medyo may mga tilamsik ng tubig dyan. Tapos nandun yung ano ko, yung aking lutuan. So most likely maano siya, matatalsikan siya ng tubig o kaya mantika. So anin ko yung muna. Yan oh. Anin ko lang dito sa side ng maliit na screwdriver, yung cover. Ayan o. Okay, yun siya. Tapos, etong screw dito, dalawa, tatanggalin ko. Dali ah. Mag-guantes muna ako. Ayan guys. Tanggalin ko muna itong dalawang tornilyo. Ayan, ang nangangalawang na rin tornilyo. And guys, inano ko na eh. Sinira ko na. Kasi hindi na rin maalis ng ano to. Naka-stick na itong tornilyo dito. So, ginamitan ko na siya ng lice para maano ko. Maikot, matanggal ko yung kanyang ano, kasi hindi na siya matatanggal ng ano, ng natural. Ayan, so gagamitan mo na ng plies yan. Pag ganyan ang sitwasyon, pwede rin to, itong cutter, pwede mo rin ano yan. Ayan o, kagat na kagat yan. Pag maluwag na, ito na yung lice na. Ayan. So naka-multiple na yung alambre niya. Ito yung isang ano niya oh, sira na oh. Naka-multiple lang dito sa kabila. Ito yung dalawang alambre, dito nakakabit yung isa oh.
naka multiple, ibig sabihin naka wire, eh, naka yan, dito na pumunta yung isang wire sa kabilang saksakan. So ang wire niya, ito naka live to guys ha, medyo ingat lang. Ayan o, itong dalawang pula. So tatanggalin yung isa, tanggalin mo na yung isa. Ayan o, eto medyo ano na rin o. Tapos i-twist. Naka-light to guys eh, kaya medyo dapat maingat. Yan, twist na ganyan. So pansamantala, lalagyan ko ng ano yan, ng tape. Lagyan ko muna ng tape. Yan, lagyan ko muna ng tape guys ha. Tape nyo muna ganyan. Tapos medyo pasok nyo muna doon. Yan. Tapos itong isa. Tanggalin natin itong isa. Yan. Okay. Tapos same din. Ito, itong isang long nose, naka-stopper siya. Oh. Kasi ipapasok natin niya mamaya sa butas. Okay, ready na siya. Lagyan ko na rin ng tape ng isa. Yeah. Para safe. Tapos anin muna natin tong ano dito, foreign materials dito. Tanggalin muna natin siya. Yan. Hindi ko mahanap yung screwdriver kung isa. Ito na lang itong paleta. Ayan, igaganon lang. Wow. Nandali ah. Tatanggalin na yan. Ayan, natanggal na. Oop. Ayan guys, oh, natanggal na. Ito na yung ipapalit. Ayan, i-assemble muna natin. Ganyan ang itsura niya, no? So, gaganyan mo. Ayan. Itong, ano, lalagay sa ibabaw. Sa ibabaw nga ba? O, tama. Hindi pwede sa ilalim. So, ibabaw. Ayan. Ito yung cover. Tapos, ito yung bagong, ano, outlet. Lalagay sa ibabaw. Yung mounting hole niya, ito, tsaka ito. Tapos, i-mount ko na, dapat pala, teka ha. Dapat pala, i-hold ko muna ng pansamantala to doon, para mailagay ko muna, ipit ko muna yung, ano dito, yung kanyang connection. Ang kanyang wires sa terminal. So, isang ginawa ko, nilagyan ko na siya ng number 12 na alambre dito. Kasi kung doon ako magkoconnect, masyadong maiksi yung alambre,
alanganin ng ano ang puwersa. So ito, nilagyan ko na siya dati, number 12. Ito, sticker lang naman to. Tapos inistripan ko na tong dulo para i-splice ko dun sa dalawang alambre dun sa loob. So ito, temporary lang to. Kasi dapat kasi nakaano to nakapasok tong ganun. Ayun. Ayan na guys, so ganyan yung tsura niya pag nakakabit. So ito, problema ko dito, maiksi yung tornilyo Konti lang yung nakabaon sa kanya. So pag may time ako, bibili akong tornilyo nito medyo mahaba. Tapos ipapasin ko siya ulit. Tapos hugutin ko siya ulit. Kailangan ihinang ko yung splice para medyo makapit siya. So pansamantala kasi magluluto ako ng tinola. Ito, nilagay ko na muna. Ito yung cover niya. Yan, nakaganyan lang yan. Tapos pagka bubukas, yan, nagsasaksak na. Okay. For the meantime, lalagyan ko muna siya ng dito. Lalong magpasen siya, lalagyan ko muna siya dito ng ano, ng sealant. Dito. Para naka may support siya dito sa ano sa plate kasi maliit lang yung ano yung kagat ng ano niya yung baon ng tornilyo yung mounting cover ko pala guys eto i-replace ko yung cover niya yan guys na-clip ko na kaya lang parang angat dito sa ano dito sa portion dito, dapat nakalapat yung nakaganyan Okay naman siya Yung clip niya nandito sa banda rito Pero okay na siguro yan, muna, pansamantala. Kasi nakaganon dapat siya Hindi ko alam kung anong umaano sa kanya, kumakalang. Baka yung tornilyo na rin mismo So ganyan siya, ganyan ang kalalabasan niya. Kaya lang dapat 'to lapat dito. Ayun. Medyo nakaangat siya. Okay. And guys, last na lang. susukatan ko ng boltahe. Ayun, 750 yung aking range tapos AC yung gano'n, no. So Ah, 234 235 dito tsaka yan 236 235 yan naglalaro doon. Okay. Ayos, merong kuryente. Yan ang testing. Sinaksakan ko na ng adapter yung isang outlet. Tapos yung isa naman, chinards ko tong water dispenser. Ayan na. Nag-charge siya. So, okay guys. Suwabe.